kasama tayong dalawang magandang mga girls. Ayan. Ayan mga ka-therapy, ito po ay nagbabiyahe na po tayo. Ayan, dito po sa Batangas Pier at kasama natin si best friend. Ayan, at si ating napakaganda naman, yung gracious. Ayan. Ayan mga ka-therapy, samahan niyo po ako sa aming pong paglalakbay. Samahan niyo po kami. So, tingnan natin ang kagandahan ng Mindoro. Ayan. Tayo mga ka-therapy ay may inasikas ng dokumento. Ayan. Kaya po tayo ay kinakailangan umuwi ng probinsya. Doon po ay merong lahat kami sa dagat. Ayan. Ayan doon. Ano nakasulat doon? Montenegro? Ayan o, Montenegro. Ayun o. Therapy ang karagatan dito sa Batangas Pier. Ayan. Ayan. Dito sa loob. Dito may mga sasakyan din. May nagbabiyahe. Ayan. Ang kagandahan ng Batangas Pier. Ayan, meron siyempre. Hi, sir! Good morning! Ayan. Ha? Hindi ko sila kinala. Friendly lang tayo. Ayan, yung mga ka-therapy. Ang human. Dito. Dito pwedeng humiga daw. May additional lang dito eh. Ayun ate, pahaba bala siya oh. Ayun, dito lang ako tayo. Sa harap, para mas masaya. Ang nagandahan po ng Batangas Pier. Ganun, may table sila doon, oh. Ay, mga ka-therapy, meron kami nakilalang kasabayan na kababayan din natin sa probinsya. Then, sinabay kami, kaya mas maaga kami nakapasok dito. Yan, ang ganda. A few moments later. Hello. Hi, Tatay Ruben. Hi, Mami. Hello po. Hello. Kamusta na po? Nasa barko na ako, Tay. Oh. Batangas Pier. Kita mo, Tay? Ayan, nasa barko. Ha? Ayan, Tay, o. Ha? Oo, Tay. Oo. Kamusta dyan? Mamaya, anong oras ka pupunta ng ano po, airport? Naka ano po yung camera nyo, Tay? Naka off? Ayan. Hi, Mommy Lita! Kamusta po? Gusto niya lang doon. Sige po, yung gusto na lang po niya.
Oo. Bakit ang aga tayo? Alas 2? Bukas pa naman ang flight mo ng 4:30 ng 4:50 ng madaling araw. Ang tagal mo dyan sa ano? Malamig po sa airport. Sabi ko nga alas 8 eh. Ang gusto niya alas 2. Tay, alas 8 na lang, tay. Ha? Sige, yakin na namin ito alas 2. Kaya gusto niya eh. Alas 2, tay. Baka ginawin ka doon. Sige, alas 8 niya. Gaga, ni-stress mo si mami, ni-stress mo. Tatay, baka hindi ka rin papapasukin doon kasi 4:50 pa ang flight mo. Baka hindi ka papapasukin kasi may policy po ang mga aeroplano. May policy yan sila. Tatay, alas 4 ng madaling araw bukas ha, hindi alas 4 ngayon ha. Mami, kamusta po? Natanggap niyo na po yung padala ng sponsor po? Magkano natanggap niyo, Mami? Magkano pong natanggap mo, Mami? 5,000, okay po. Hindi na po kayo nagtinda kahapon? Bali, Mami, kung gusto ni Tatay Ruben na mag-stay na po doon sa airport ng alas 2, i-check nyo po muna kung papayag doon sa airport. Kailangan masettle po doon kung pwede na siyang pumasok doon kahit bukas pa ng madaling araw ang flight niya. Kasi baka mamaya hindi siya papasukin doon, nahirapan siya. Paki-ready po mami ha yung fit for flight niya, tapos ticket, tapos yung ID niya po. Okay naman po kayo diyan, hindi naman po medyo na stress. Matigas ang ulo ni Tatay Ruben. Ha, mami? Punta, rapatong sa iyo. Apo. Yakin na namin ito sa alas 2. Alas 2 na po. Pero i-check nyo muna, mami, ha, bago nyo po iwanan kung papayag po sa airport na mag-check-in po siya ng ganun kaaga. Tapos, tubig po ni Tatay Ruben. Kailangan yung tubig niya. Tsaka yung maintenance niya po na binili namin na gamot. Huwag po sanang kalimutan. Then, mami, pakisabi po doon sa magsusundo po sa kanya na ano po na mag-message po sa akin kapag nakita niya po si Tatay Ruben na kapag nasundo na po para ma-secured lang natin na nakarating po talaga si Tatay Ruben sa probinsya. Ayan, mami, maraming salamat po ha. Maraming salamat sa iyo at sa sponsor. Okay po, ma'am. Ayan, nagpapasalamat po tayo kay Ma'am Special Lady sa tulong niya po kay Nanay Lita para madagdagan po ang kanyang pangnegosyo. Ayan, sana nanay, wag na po kayong sobrang kayod-kayod kasi po, pag senior na po, medyo bawas na po ng, trabaho. Oo. Nangalit ni asista. Mami? Okay na po? Tatay Ruben? Ito, gabihis na. Gabihis ka na agad. Aga, 4:50 ang flight mo ng umaga. Gabihis ka na ngayon. Anong oras pa lang? Alas 11. Tay, magbaon ka ng tubig, ha? Magbaon ka ng tubig, tay, ha? Tsaka yung maintenance mo, huwag mong kalimutan, ha? Kasi si Tatay Ruben magbis. Tatay Ruben, excited ka na ah.
Ha? Tagal na yun Pagkain mo, ano? May baon ka, Tatay Ruben, pagkain. Bawal ka? Bawal sa alpot ang bawal ba? Ito ba, Arlene? Nagpunta siya doon ng alas. Doon? Biscuit na lang kaman mo, bawal ang pagkain. Bawal pala, Tatay Ruben, ang pagkain doon sa, ano, sa airport? Sabi sa loob na. Tapos sa labas pwede naman? Oo, sa labas. Ay, sa labas, labas kumain siya. Ah. Tatay Ruben! Masaya ka po, uuwi ka na ng Bacolod. Bising-bisi ka taya. Magaling araw pag kinaplano. Tingin mo okay lang yun. Ang flight na ay 4:30 ng madaling araw. Ang gusto niya, ngayon pa lang punta na sa airport. Ngayon, anong oras na pupunta ng airport? Ngayon! Diyos ko, dahil hindi siya papasukin. Tay! Tay Ruben! Hindi ka raw po papapasukin doon dahil yung mga kasama ko po dito nagbabiyahe po to ng aeroplano. Tuwas, hindi po papabaho ka ng chicken. Hindi ka po papapasukin. Dapat... Tay, ang mga kasama ko po na to nagbabiyahe ito. Nagbabiyahe ng aeroplano. Ay, nagbabiyahe ito ng aeroplano. 2 hours before bago ka mag-check-in. Oh. Eh kung maagang maaga ka, nasa labas ka. Madaling araw, tapos na yung naaas na. Anak ko po. Pero 50 pa ng madaling araw ang biyahe. Oh, ano? Ay, hindi pwede tayo. Pwede siyang umalis dyan sa bahay nila. Mga alas 12 yan. Kasi libyahe. Oh, alas 12 ng hating gabi ka umalis yan tayo. Magpahinga ka muna. Ngayon, kasi ang mga kasamahan ko po na to tayo, nagpa-flight po ito ng probinsya din. Hanggang ano ka lang, hanggang entrance ka lang, hindi makakapasok kasi 2 hours before mag-check-in. Mga pwede na siya ng alas 12, alauna. Oo, pwede na sa mga alauna, mga ganyan. Alas 11. Ay, hindi pa pwede. Maaga rin. 3 hours tayo, bago ang flight. Kasi may ibang passenger na babiyahe ng alas 8 ng gabi. Sila muna ang andoon. Sa labas ka lang paghihintayin. Ay, gusto ah. Tay, makinig ka kay ma'am. Masyadong maaga, Tatay Ruben. Kailangan mong magpahatid ng alas 12 ng hating gabi. Ang mangyayari, Tatay Ruben daw, dahil ang mga kasama ko dito ay sanay po itong nagpa-flight sa aeroplano, ay 2 hours bago ang travel mo, bago kayo papasok. Eh, paano yan? Maiwan kayo sa labas. Ano mangyari sa inyo sa labas? Tatay, kailan ka po ba huling nagbiyahe dyan sa Bacolod? Anong taon ka huling pumunta dyan? 1980 pa yon. Iba na ang policy ngayon. Tay! Ha? Tay! Tatanggintin ka. Hello! Ayaw, gusto niya, hatid na namin siya. Gusto niya, hatid na siya. Tay, hindi pwede ganyan, Tay. Ano? Kinig ka. Tay Ruben! Huwag po ganyan. Maghahatid na po sila sa'yo. Huwag mo na po silang istresin. Meron yan. Ihahatid ka raw tayo ng manugang mo. Bakakala niya alas 4 na naman. Hindi alas 4 na hapon. Hindi, sinabi ko na. Kaya 4:30 ng madaling araw pa bukas. Hindi ka tatanggapin yan kasi may una pang magpa-flight. Sila muna ang unang papasok. Kawawa ka sa labas, Tay. Tapos kawawa yung kapatid mo dahil mag-aalala sa'yo. Parehas po kayong may stress. Magpahinga ka muna dyan, Tatay Ruben.
Bibigyan ka naman po nila ng oras na ihahatid ka mamaya kasi nag-usap na po kami ni Mami Nita. Hindi ka po papapasukin doon. Saan ka po tatambay doon? Mamaya, mapagkamalang ka pa doong palaboy. Hindi ka pa maka-flight. Baka may sa hospital ka dalahin. Imbis na sa ano. Ano, Tay? Ini-stress mo si Mami Lita. Hihahatid ka na po. Huwag mo na pong i-stressin si Mami. Alas 12 ka na po, Tay, magpadala doon. Kasi bukas pa ng alas 4:30 ang iyong flight. Kung ngayon ka po pupunta doon, hindi ka papapasukin sa airport dahil ang flight mo ay pang bukas pa. Ang papasok po dyan mamaya, alam ko may flight yan ng 8:30 ng gabi. Sila muna ang papasok dyan. Darating ka ng alas 4 doon, hindi ka po papasukin. I-check yung ticket nyo. Ano, Tay? Matay? Okay na? Okay na. Tayo, Tay, ano, parehas kayong magbigayan. Meron po. Gamit taxi dito. Ang lapit-lapit po ng bahay niyo eh. Dito. Ano, Tay? Bigas ng ulo ni Tatay Ruben na. Parang gusto ko ulit bawiin dyan ah. Tay! Tay! Tatay Ruben, Tatay Ruben, kailan ka po huling nagbiyahe ng Bacolod? Ay, kaya nga po, Tay, ang flight mo po bukas ay 4:30 pa ng umaga. Tapos ngayong 4, wala pang 4, andoon ka na. Ano pong mangyayari? One day? One day in advance? Tatay, sinabi ko na po sa'yo na ang kasama ko po dito ay lagi pong sumasakay ng eroplano. Alam po nila ang policy. Bumukunta nga lang sa doon sa labas. Pakita mo sa atin. Ayan po, Tatay. Ang napakaganda kong best friend. Lagi po yung sumasakay ng eroplano. Two hours before bago ka mag-check-in po. Hindi pwedeng maaga ka doon. Bawal yun. Sa labas ka maghihintay. Kawawa ka naman dun sa labas. Buti kung bata ka pa at malakas pa, pwede kang patambay-tambay dun. Kasi may sakit po. Dapat, mga alas 12, pwede na kayo magbiyahe kasi may taxi naman. Tamang-tama, alauna. Dahil senior ka, papapasukin ka ng alauna. Oh, pwede na siyang pumasok pagdating doon mga alauna. Pwede na siyang i-priority ng mga guard. Ipapasok. Dahil senior. Pero kung maagang-maaga, nandun ka sa labas, hindi ka talaga papapasokin. Kawawa ka lang doon sa labas. Kasi bawal. Nung araw, pwedeng gagala-gala sa loob. Ngayon, hindi pwede. Bawal na. Lalo senior. Madali lang naman pumasok doon pagka oras mo na. Ano, Tay? Okay na, Tay, Ruben? Masama pa loob mo. Gusto nga kita makita, Tay? Masama pa loob mo. Ha, Tatay Ruben, ini-stress mo si Mami Nita. Pambihira. Saan si Tatay Ruben? Hindi ko po makita sa camera. Makita po kay Tatay Ruben, titina ko kung masungit. Wee, gwapo-gwapo pa rin. Huwag ka na masungit, ha? Yun po talaga ang patakaran ngayon. Sige. Ha? Alas 12 si Mami Lita. Pakihatid po si Tatay Ruben. Ha, Mami ha? Asahan ko po. Pagpaya namin yung suon alas 12. Oh, yan na pala Tatay Ruben. Yan naman ang pangako sa'yo. Hindi naman namin iwanan dito doon. Hindi magagagay.
Oh, yan. Salamat po, mami. Tapos, mami, message niyo po ako ha kapag ano po. Kapag dumating na po yung kanyang sundo, no? Okay. Oh, Tatay Ruben, okay na po? Okay. Ayan, Tatay Ruben. Nandito ako sa pier ng Batangas. Ayan. Oh, di ba sabi ko sa'yo, aalis ako? Ayan. Diba, Tay? Oh, paano, mami? Tatay Ruben? Mamimiss ka po namin, ha? Sige na. Huwag tawag na ako dyan. Huwag masungit. Pag masungit ka, hindi kita tatawagan. Sige. Gusto ko mabait na Tatay Ruben, kagaya nung nasa bahay pa. Madali lang ito, my blood. Tatay, ate mo pa rin yan si Nanay Lita ha, matanda siya sa inyo ng 10 years. Ay, gusto niyan. Mahal daw siya ng Lord, pero kipilay siya. Hindi ako mabilay, ako ang mahal ng Lord. Huwag na po magtalo. Ah, kamukhang-kamukha niyo po yung ate niyo, oh. Okay, sige pa. Ha? Sige, thank you. Mami Lita, lagi pong maging masaya ha. Bawas po ng paghahanap buhay. Bawas na po. Kailangan po medyo nagpapahinga na rin. Huwag sobrang pagod po, no? Okay, magtawag-tawag lang ako dyan. Maraming salamat. Opo. At saka Tatay Ruben. Tatay Ruben, huwag pong maging masungit ha. Kailangan yung gaano kakabait sa bahay. Ganun ha. Okay. Smile nga dyan. Isang smile nga, Tatay Ruben. Smile, oh. Tsaka yakap sa ate. Kasi pag uwi mo ng Bacolod, matagal na ulit kayong magkita. Eh, gusto ko makita. Nakablog ka. Ayan, oh. Nakablog ka, oo. Oh. Oh. Ano, Tay, ha? Sige, akin na namin na mamaya alas 12. Oh, Tatay Ruben, alas 12, ha? Tatay Ruben. Pantay namin mamaya bago malis. So, Mami, salamat po, ha? Asahan ko po na si Tatay Ruben ay makakarating po ng Bacolod. Okay, thank you. Pagpapit namin doon, i-video po lang ang ikaw. Okay, salamat po. Salamat po, Mami, salamat po. Bye-bye. Ayan, ayan mga ka-therapy. Ayan, nakausap po natin si Tatay Ruben. At tayo nga po ay nandito ngayon sa Batangas Pier. Ayan po. Ayan, pupunta pa tayo ng Mindoro. Sana po ay patuloy nyo pa rin pong supportahan ang ating YouTube channel para po mas makatulong pa po tayo sa mga kapwa po natin na nangangailangan. Dito po tayo sa barko po ng Montenegro. Ayan. So, 11:30 ay aalis na po tayo mga ka-therapy. Ayan. Sana po ay samahan niyo po ako sa na makita ang kagandahan po ng Mindoro. Ayan po.